Ayan. Sweet ba? Yeah. Wow! Hi, John. And how are you? Okay naman. Ito, busy. Promoting The Possessed, which is the comeback movie of Wong Navarro. It was our second time together. First movie namin, kontrabida niya ako dun sa, ano, sa Agent X4. Pero first, sa Trina Extend ako dun, mga dalawa lang yata. Naman mabilis. Parang matay ako kaagad. Dito naman, patay na ako talaga. Pero mas madaming eksena. And you know, most of my scenes are with Wong. So, matagal talaga kami nagsama rin sa pelikula. Kamusta ka eksena si Wong Navarro sa... Ah, okay naman. Okay na okay. Sabi ko nga sa kanya, sa nangyari sa kanya, it's it was very fact for him to recover. Sabi ko, sa akin nangyari yun, baka... mga 1 year muna niyo ako hindi makikita because of the trauma. Si Wong, kaya nga sabi ko, perfect na comedy movie. Itong The Possessed ang ginawa niya, comeback movie after what happened to him. Kasi madali siya nakakapag-move on. Siguro nakatulong na during shooting, masaya kami. Dalaga comedy yung ginagawa namin. Well, admittedly, maski naman siya inamin, first few days, medyo alam mong nangangapa-ngapa pa si Wong. Medyo tahimik lang siya. But, you know, it's... we are glad na nakatulong din kami for him to move on easily. And your character in The Possessed is Chemerut. Si Chemerut ay isa sa mga three ghosts na magpo-possess kay Wong. Because may dahilan, may ginawa sa kanila, may reason kung bakit sila nagmumulto. And si Chemerut in particular ay napaka vengeful na multong bakla. Ang nila yung mga yung kung paano ipo-possess ni Chemerut, si Ramon played by Wong, na parang wow. Paano yung lalaki si Wong Navarro? Paano niya ito magagawa? Diba? Sabi niya nga yung sa'yo yung pinaka na challenge siya. Oh, I'm sure kasi mahirap naman talaga. Kaya ako naman, to help him out, bumayag naman ako na i-video nila ako. Lalo na sa mga extent na nawala ako that day. Diba? Pag nandun ako, pinapakita ko kay Wong. Pero pag wala ako, pre-preview, nire-record nila ako, pinapakita nila kay Wong. And friends kay Wong, pinag-aralan talaga. So, kung nahirapan man siya, sulit dahil nagawa naman niya. Kamusta yung bora mo with Pokemon? Okay naman, masaya. Yeah, first thing mo, Juan. Kaya alam ko, balikan lang. The next day, movie na rin kami. Because we have I need to dub the movie na nagawa ko na kagahapon. And ngayon, ito buong week. Before mo. The vacation, promote na kami. May Holy Week vacation ka naman? Meron. I'll be with my family, Batangas. Tama in Batangas. And first, 2 days with my family and the next 3 days with my friends. And congrats sa Mirabella. Thank you very much, Mirabella. Oo nga eh. So, napapasalaman nga kami ni Pokwang dahil ang ganda ng review ng tandem namin dalawa bilang mga parents ni Mira, ni played by Julia Barreto. And yun, sana tutukan ba nila kasi as it is, ang taas na ng rating namin to think na hindi pa siya nagiging Bella. So, abangan pa nila. Marami nang gumawa. No? Pero yung sa'yo kasi, parang nagiging tatak siya sa mga tao ngayon. Eh, kasi siguro ano ba? Uso siguro kasi yung gay fathers, di ba? Eh, yung character ko na pinakita naman talaga ng buong buo at ng mga director namin at mga writers. So, talagang pag-girl siya talaga. And no, I have friends sa mga gay father na talagang ganyan. Nung naging mga tatay, nagbago ng look, naging subdued, for the sake of the children. So, ganun yung role. Siguro kaya marami nakaka-relate. And ganun, ko kamahal ng character ko si Paeng yung si Mira. So, na parang the point na he changed his lifestyle. So, congrats naman. Thank you very much. Sweet back. Thank you. Sure. And sana supportahan nyo pang iba ko pang mga adikain sa buhay. Like, so, like, ang once upon a time, alam ko, hindi matapos. Finale pa yata this Saturday. Yes. So, correct. Super taas ng rating. Nung once upon a time siya. Ngayon yung number one weekend show. Starring Anjay Shailene, si Jairus, saka si Shailene sa Pedro. So, abangan nila. Alam ko, this Saturday may isa pang episode. Nila ata yung finale. And of course, na-possess on April 19. And Mirabella, before TV Patrol every Monday to Friday. Thank you. Thank you.